Bawat bansa ay may tinatawag na tradisyon na kahit sa Pilipinas ay laganap ito. Halimbawa na nga dito ang mga piyesta sa bawat barangay o bawat lugar sa Pilipinas ay meron ito. Sa Mexico ay pagbabasag ng plato bago ang araw ng kasal. At sa Denmark naman ay pagbabato sa isang taong single o walang kasintahan o asawa ng cinnamon o kanela at marami pang iba. Pati na din ang pagdiriwang na Pasko ay kasama natin sa tradisyon ng mga Pilipino. Subalit, ang ibabahagi ko sa inyo ay isang tradisyon na kakaiba kung saan nagawa ng taong ito ang mangwasak ng mani sa mahigit 100 kababaihan. Kasama na dito ang mga minor de edad. Sa Afrika, sa liblib na lugar sa Malawi, mayroong tinatawag na hyena man. Ang hyena man ay isang mga bayarang lalaki para mangwasak ng mga pelas ng mga kababaihan. At kabilang dito ang lalaking pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, shoutout muna sa magagandang comment sa nakaraan nating video. Siya ay nakipagsiping na sa mahigit 100 kababaihan kasama na ang mga batang babae na hindi bababa sa edad na 12 taon. Inuupahan o binabayaran ng magulang ng isang babae para lamang wasakin ang pinaka-iniingat-ingatang perlas ng kanilang anak. Ganito ba siya kagwapo at kalakas ang dating? Well, hindi natin patatagalin pa at ipakikilala na natin siya. Siya lang naman si Erica Niba. Sa bansang Afrika sa Malawi, meron silang tradisyon na tinatawag na kusasa kumbi o sexual cleansing kung sa salitang Ingles. Ang kusasa kumbi ay isinasagawa ng isang napili ng pamilya para maging future husband ng babae o kaya naman mga lalaking upahan para gawin ito. Ang tradisyon na ito ay hindi nalingid sa kaalaman ng bawat kababaihan sa kanilang lugar, maging bata man ito o matatanda. Ang kusasa pumbi ay sinasagawa sa isang babae matapos ang unang buwan ng dalaw ng isang batang babae o mamatay ang lalaking asawa o kaya naman matapos ang abortion. Dahil ang mga Afrikan ay naniniwala sa kusasa pumbi o sexual cleansing na magtataboy ng evil spirit sa kanila. No, the girl is not happy at all, but she does so because that's our tradition. Ang bayarang trabahador na ito sa Afrika ay tinatawag na hyena. Dito kabilang si Erica Niba. Ang hyena ay isang tradisyonal na antas sa kanilang lipunan kung saan inuupahan sila para durugin ang perlas ng isang babaeng katatapos lamang ang kauna-unahang buwan ng dalaw o nabyuda. Ang halaga ng binabayad sa kanya ay $4 o hanggang $7 lamang. Subalit si Erica Niba ay kinasuhan noong 2016 matapos siyang ma-interview sa isang BBC documentary dahil sa paglalahad na siya ay HIV positive at nakipagsiping na sa mahigit 104 kababaihan na walang suporta. At dahil sa pagkakalahad niyang ito ay pinaaresto siya ng presidente nila na si President Peter Mutharika at kinasuhan siya ng korte. Subalit ang hindi paggamit ng proteksyon ay kasama sa kanilang ritual. Gayunpaman, ay mali pa din ang ginawa ni Aniba sapagkat alam niyang siya ay positibo sa HIV. Ang korte ay hinihayag ang pangyayari at nang hikayat ng mga kababaihan ng kanyang nakasiping na magdemanda dahil sa mga issue na ito. Sa 104 na mga kababaihan, 2 lamang ang tanging nagsampa ng kaso laban kay Erica Niba. Nasintensyahan si Aniba ng 24 months o 2 taong pagkakabilanggo. Ang ganitong tradisyonal o ritual ay dapat ginagawa sa tamang pamamaraan, kailangan ay ligtas o safe sa kanilang dalawa. Para sa inyo, dapat pa bang ituloy ang ganitong klaseng tradisyon sa kanilang bansa o dapat na ihinto ito? Comment nyo naman sa baba.